Araw mga bata, ako nga pala si Ate Jer, isang work immersion student, nagmula sa Arimbag High School. At narito ako ngayon upang maghatid ng isang kwento na tiyak akong kapupulutan niya ng aral. Pero bago tayo magsimula, may mga katanungan lamang ako sa inyo. Ano kaya ang ginagawa niyo pag umaga? Magaling! At ano naman ang ginagawa niyo pag gabi? Dahil dyan, pakinggan natin ang kwento pagbibigay sa atin ng saya na pinamagata ang Araw at Gabi. Isinulat ni Kaintong Bongbongsa. Ginuhit ni Nibong Sing Sakuon. Hatid sa atin na Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan natin ang kwento. Nung una, ang araw ay napakatamad. Sisikat lamang ito kung kailan niya gusto. Ang tandang ay tumilaok ng tik-tilaok. Ngunit ang araw ay hindi nagpakita. Ayaw sumikat ni araw, si bituin at buwan ay kailangan magtrabaho ng maigi nang walang kahit anong pahinga. Pinuntahan nila si araw upang mahati nila ang kanilang oras. Ngunit ayaw sumunod ni araw. Si buwan at bituin ay humingi ng tulong mula kay langit. Si langit ay nagdesisyon na hatiin ang kanilang oras sa umaga at gabi. Kung hindi ito gagawin ni araw, ay hindi napapayagan si araw sa kalangitan. Ang tandang ay tumilaok kapag ang araw ay sisikat na sa umaga at kapag ang araw ay lulubog na sa dapit hapon. Ang buwan at bituin ay nagliliwanag sa gabi. Mula noon, si araw ay nagtrabaho ng musigasig at nagniningning sa umaga. Si araw, si buwan at ang mga bituin ay masayang nagniningning sa tamang oras. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Tulad sa kwento, mga bata, huwag nating tutularan ang katamaran ni araw dahil hindi sa lahat ng oras mayroon sasalo sa atin. Muli, ako si Ate Jen na nagsasabing huwag maging tamad dahil ang taong may kasipagan ay nalalayo sa kahirapan. Huwag kakalimutan mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak akong kapupulutin niyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!